sila lahat ng artista, pangarap maging bida. Princess! Hi, Kuya! Baka mahulog ka dyan! Anak! Nay! Nandito ako! Princess! Ay, anong ginagawa mo dyan? Nay, gusto ko lang naman po maramdaman yung pakiramdam ng tinitingala. Si Joe Berry, noong batang mag-aaral pa lang sa elementary, bida na sa tunay na buhay. Raymond, ikaw magbunas ng blackboard. Walisan mo yun sa ilalim ng ano. Ano ba ninyo siya sa school? President. President siya? Anong sa palagay mo bakit ikaw ang binuto nila? Marunong po akong mamahala. May kasabihan na walang nagtatagumpay mag-isa. Malinaw kay Joe kung sino ang naging inspirasyon niya. Kasi pag sinabi ako, pa, gusto kong gawin to. Susuportahan niya ako agad na sabi niya, sige na, kaya mo yan. Minsan parang kahit imposible na nga, ipupush pa rin ako ni Papa. Bago pa man may Joe Berry sa mundo, meron ng Berry Berry ang kanyang ama. Dekada 80 pa lang, kilala ko na si Berry. Okay. Sagatong kumpare natin, no? Tagal na natin nakita ito, eh. Kung si Joe, sikat sa harap ng camera. Ang kanyang ama, kilala behind the scenes sa ermita sa Maynila. Aoy! Kamusta? Kamusta na? Si Berry Berry ang nakadiscover kay Freddy Aguilar, yung manager si Berry ng Hobbit House. Isang music bar si Ermita. Siya yung kauna-una ang audition master at manager na tumanggap sa akin bilang ako. 8 taong manager dito si Berry. Noong taong 2006, ginawa kong dokumentaryo ang buhay ni Perry. Tinalikuran na niya ang buhay sa Maynila at naging pastor sa probinsya. Ano pangalan mo, kaibigan? Romel. Ano pangalan mo? Romel. Ako si Brother Perry. Shakehan tayo, ha? Ako si Brother Perry, ha? Huwag mo dapat ikalungkot kung bakit nagkaganyan ka. Kita mo ang kaibigan mo, ganito rin, oh. Di ba? Kung saan-saan ay ipadadala si Perry sa kanyang pagbimisyonaryo. Kada 4 na buwan ang kanyang destino. Good morning! Hello, kamusta kayo? Mabuti na. Kailangan lagi tayong maging magalang, masunurin sa ating mga magulang. Komprende mga bata? Komprende ba? Okay. Wow, touched naman ako. Ganda-ganda naman yan. Pinabago niya ako araw-araw. Nasundan namin siya sa Isabela sa huling araw niya ng pagiging pastor doon. Okay, no problem. Ha? Magkakabay kayo, ha? Yes! Okay. Sa kanyang pag-uwi, doon ko nakilala ang kanyang pamilya. Matatawag na hybrid ang pamilya ni Perry. Ang kanyang asawa at 2 anak, average ang height. Habang ang panganay at bunso, parehong little person. Mas gusto raw nilang tawagin silang little people kaysa sa ibang salita. Hindi ko po ini-expect na kaming 2 ang magka-partner sa kababayan ko siya.
parang dumadalaw sa kababayan. Tapos, later on, yun na, na ini-invite niya na ako dun sa Hobbit House, concert ni Freddy, tapos yung nalaman niya na favorite ko si Tito Mina, may welcome concert sa Manila Hotel, sinama niya ako dun, na kaming dalawa lang. Tapos may roses. Yun, dun na po nag-umpisa na ano. Laki sa pagmamahal, mabuting pangarap, at pang-unawa ang mga anak ni Perry at Romilin. Sa mga kapatid ni Perry, siya lang ang may kondisyon na dwarfism. Konsa ulo kapatid? Ano pangalan? Benny! Pero nung bata ka, ano pa rin? Parang nahihiya ka pa rin? Hindi lang sa nahihiya, talagang malaki ang galit ko sa sarili. Wala kang kamingil na katulad mo eh. Except yung mga normal size. Pero nababawi din dahil sa kabila nung parang marami rin nagmamahal sa iyo na mga normal heights nila dahil siyempre may nauunawaan ka na nila dahil maliit ka nga. She's so lucky yung daughter ko ngayon kasi ang papa niya ito maliit katulad ko kaya every problem na meron siyang sinasabi sa akin andun ka agad yung answer. Kaya pak, wala na kaagad sa isipan niya yung kung ano man yun. Nung araw, wala akong ano, kahit na kaibigan na masumbungan o malapitan o kahit na sa mga parents ko, walang ano, walang tinatawag na moral support o explanation kung paano ko i-overcome yung mga bagay-bagay na halos hindi ko kayang ano, tanggapin sa sarili. Hello! 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 Pagod ka rin pa? Binalikan ko ang kanilang pamilya noong 2008. Umalis na sa pagpapastor si Perry at wala pang kapalit na trabaho. Habang si Joe, high school na. At class president pa rin. Lagi ka bang president ng klase? Ini-elect po kasi nila ako. Para sa akin po yung pagiging presidente ko, ano, isa sa mga bagay na pwede kong magawa para makita nila na kaya kong mag-act ng normal kahit may kapansanan kami. Ah, sige, tuloy kayo, tuloy. Marahil mapalad din si Joe dahil bata pa lang siya. Naging bukas ang isip ng kanyang mga kaklase. Kaya rin natural na nailabas ni Joe ang kanyang angking galing. Morning! Okay, Mary Grace, let us see. Prefix is added before the root word to form a new word. Actually, ang kakaiba lang is the height, no? Ang activities niya ay katulad ng normal ng classmate niya. Kumbaga sa shyness, wala. Meron siyang self-confidence. Ngunit, hindi ito ang madalas na karanasan ng little people. Nung nagkaisip na siya na marunong na siya magtanong, ang una niyang tanong, Mama, bakit si Papa maliit, ikaw malaki? So sabi ko na, it doesn't matter, love ko si Papa, love tayo ni Jesus. Yung interview sa kanila sa school na baka tuksuhin sila, okay lang po. Ang sagot nila, okay lang po. Huwag lang nila kaming saktan. Sa lahat ng pangaral ni Perry, may isang tumatak sa akin. Halimba, sinabi ang, ay, banda! Tumawa ka lang, smile ka lang sa kanila. Kasi pag-depart ninyo niyan, pagtalikod ninyo sa isa't isa niyan, mag-isip yun, time will come, sabi ko, maisa-isip niyan. Uy, ako na yung nagbigay ng hindi magandang salita. Bakit siya tumawa? Ini-enjoy pa niya. Hanggang sa pagtulog na siya, mag-isip noon. Di ba? Nakita ko kung paano nila hinahandle yung everyday. So parang sa akin may nakikita na ako, kumbaga may manual na ako. Eh nung time ni Papa sa kanya, wala eh. Kasi po, siya lang nga ang little person sa family. So I consider myself very lucky kasi nandyan sila ni Kuya. Noong una ko siyang nakilala, noong 12 anyos pa lang siya, may matayog ng pangarap si Joe. Ano bang ambisyon mo sa buhay? Ano ba? To be a lawyer po. Lawyer? Bakit lawyer? Kasi po gusto ko pong mapatunayan sa mga tao na kahit na kulang po kami sa height, kaya rin po namin gawin yung mga ganong trabaho na kaya gawin ng mga normal na tao. Tsaka gusto ko po talagang maging lawyer para yung mapatunayan ko po yung
mga hindi mapatunayan ng iba, matulungan ko po sila na masabi po yun ng maayos at magpaintindi sa iba. Kurso sa computer science ang tinapos ni Joe dahil kailangan para mag-ipon para makapag-aral ng law. Ngunit, tila iba ang itinadhana para kay Joe Eric. Grade school pa lang si Joe Berry. Pinilit niya ang maging karaniwang estudyante. Kahit hindi madali sa kanya ang mga hagdan patungo rito. Okay lang sa kanya na ano yung babataas. Hindi niya po iniinda kung ano man yung disability niya. Wala po sa kanya yung feeling niya ano siya, yung normal na normal po. Yun lang. Sa 35 taon na pagtuturo ni Teacher Jessica Dange, si Joe Berry pa lang daw ang naging estudyante niyang little person. Ngunit, hindi lang ang pagiging maliit ni Joe ang tumatak sa isip ng dati niyang guro. So being a leader, ano siya eh, para bang very consistent yung kanyang ginagawa. Lagi po siyang on time. Ang leader sa klase, naging leading lady sa TV. At nagsimula lang daw sa isang hamon ang pagpasok niya sa showbiz. Yung audition na yon for MPK is because of dare lang. Na dare lang ako, gusto ko lang mag-try mag-audition. Happy anniversary. Happy anniversary. Taong 2016, nang ilabas ang love story sa pagitan ng isang little person na babae at isang average height na lalaki para sa programang Magpakailanman. Isa si Joe Berry sa mga pumila para mag-audition sa papel ni Lorna. Madaming nakapila nun sa labas. Nung tinanong siya, ba't ka nag-audition? Gusto mo ba talaga mag-artista? Ang sabi niya is, hindi ko gustong mag-artista. Pero sinabi ko sa sarili ko na kung mabibigyan ako ng pagkakataon na gagawa ng isang bagay na minsan ko lang magagawa, gagawin ko. At tingin ko, ito yun. After niya sabihin yun, nag-declare na ako ng, okay, nakuha ko na yung role, uwi na ako. Si Joe Berry na yun. Oh, ano yung maid niyo? Ayos lang, ay po. Anong maid? Nanay namin siya. Sorry po, ma'am. Ayos lang. Naintindihan ko. Nagtrabaho sa isang BPO company si Joe bago sumubok mag-artista. Wala sa kanyang guni-guni na mapasasabak siya bilang aktres, lalo na maging bida sa isang teleserye at sa primetime pa. Nakipagsabayan siya sa mga higante sa industriya. Sina Nora Aunor at Sherry Hill. Tungkol ito sa isang little person na inapi, pinagsamantalahan at nagkaroon ng dalawang anak na babae na nagkahiwalay ng landas. Ang konsepto ng unanay, tila inilikha para kay Joe. Actually, siya lang ang katangi-tanging kinonsider. Sabi namin, sige, pagka hindi to, if she won't be effective, we'll have to look for someone else. Pag hindi pa rin, then we have to shelve the project. Because the success of the project will depend largely on the casting. Yun yung naging agreement namin. And then when Joe Berry had a reading, she stood out. Well, actually, mag-isa lang naman siya. But she was so natural. She was so good at it that then and there we said we found her. It was a big risk. So to minimize the risk, if you notice dun sa Onanay, we surrounded her with established artist, 'di ba, si Ate Guy, the superstar Miss Nora Aunor. Oh, and Miss Sherry Hill as her kontrabida. When we thought, sabi mo baka ma-intimidate. Imagine acting with Miss Nora Aunor, di ba, on her first project. But wala, hindi siya nagpatalo. When we saw the rashes, sabi namin, wow, talagang we were impressed kasi walang bahid ng kaba, walang intimidation na nangyari. She was so comfortable in her own skin. Ang pagiging bida ni Joe Berry sa isang primetime drama ay pagbasag din sa nakasanayan nating makita sa pelikula at telebisyon.
little people na inaapi o pinagtatawanan. Most of the roles na nakukuha ng little people kahit noon-noon pa na wala pa ako is slapstick. Nagsama ka pa ng maid! Sa kanyang natatanging pagganap sa unanay, ipinakita ring hindi siya habang buhay na api. Sige na, mabigat to. Feeling ko, hindi lang for myself eh, for other little people din, sa buong mundo na makakapanood, maiisip ng mga audience na, ah, oo nga, pwede rin pala siya mag-serious role. So, isa po yung sa iniingatan ko kasi sabi ko, I'm not just representing myself. Lahat ng little people din and other people na may disability, capable sila. Para sa pamilya niya, ang pag-aartista ni Joe ay hindi lang hanap buhay, kundi isang misyon na iangat ang kalagayan ng mga katulad nila sa lipunan. Ang kuya niyang si Perry Jr. o JR ang naging manager niya. Ang kanyang ama naman, patuloy na gumabay sa kanya. Naniniwala po ako na kaya rin ako nandito ngayon kung nasan ako. Kasi nandun si Papa. Nung nagsisimula pa lang, nag-guide niya ako, nasabi niya kung ano yung mga dapat at hindi dapat. In-explain niya na pag pinasok mo yung industry na yan, hindi ka nababalik sa dati talaga. Kasi yun po yung pinaka-importante din eh, yung privacy, sabi niya. So anak, kung talagang desidido ka, kung masaya ka and gusto mo talagang gawin yan, susuportahan kita. Tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng career ni Joe. Noong 2019, gumanap siya bilang ina ni Alden Richards sa seryeng The Gift. At nitong 2022, bida na naman si Joe sa afternoon drama na Little Princess. Pero ang totoo, matagal na siyang prinsesa. Yung tawag sa akin ng papa ko is prinsesa ng buhay ko. Since ako nga po yung youngest, ganun siya lagi. And sabi niya, forever baby nga niya daw ako. Ganun. Pagka naglalambingan kami, yung tawag niya, prinsesa ng buhay ko. So, nung binigay po sa akin yung show, sabi ko, ay grabe, very excited. So, kasi nga sinabi niya, oh na, hindi ka na lang sa akin princess ngayon, magiging princess ka na rin ng mga manunood. Para nang alamat ang matagumpay na buhay ni Joe, hanggang dumating ang pandemya. Sagsagan na ng COVID nang malaman ni Joe na magsisimula na ulit ang taping. At siya na naman ang bida. Tila walang tigil ang mga tagumpay ng kanilang pamilya. Naghahanda na siyang pumasok sa production ng Little Princess nang malusutan ng virus ang kanilang tahanan. Tinamaan ng COVID si Joe, ang kanyang ina, at ang kuya niyang si JR. Habang umabot sa ICU ang tatay nilang si Perry, nang mahawa rin. Nag-start po ako ng lock-in taping September 23. Nasa ICU po siya the whole time. Pa-okay na po siya. Lahat kami hoping na okay na, pagaling na, nag-i-improve siya. Nung nakaka-video call ko po si Papa, pinaalam ko na if ever po pa hindi pa kayo makauwi, okay lang pa na ituloy ko pa rin yung Little Princess. Tapos natandaan ko talaga yung bilin niya na, oo anak, ituloy mo yung laro mo kasi alam ko masaya ka sa ginagawa mo. Tapos, September 21 po, nag-stop na yung heart niya. Nauwi namin siya sa bahay, September 22nd, yun, naka-earn na po. And I have to leave the next morning, ng 23rd, stuck in taping. Kinuha rin ng COVID ang kanyang kuya JR at ang lolo nila. Isa yun sa sobrang laking naging push sa akin kasi yun yung binili ni Papa. And lagi niya rin sinabi na be professional. And gusto ko din i-honor na yung Little Princess po kasi yung last din na show na na-arrange ng eldest brother ko ni Kuya Jay na alam ko gugustuhin talaga nilang ituloy ko. She wanted to work immediately. Sabi niya parang I guess therapy rin sa kanya yon. Pero kami nga, takot kami na baka hindi niya kayanin kasi siya rin mismo nagkasakit eh. We adjusted for a few weeks pero we wanted to adjust some more
siya na mismo ang umayaw. Nayalis na po ako! That was how professional she is as an actor. Walang hiningin anything, walang special treatment. Wala. Wala. Very professional. Maraming pamilya ang nabawasan ngayong pandemya. Ngunit, bihira ang nawala ng tatay at kapatid. Ang Kuya JR niya ay ang manager din ng kanyang career. He's my best friend. Lahat ng nangyayari sa akin sa buhay ko, si Kuya yung nakaalam. Tapos, konting kibot lang, as simple as gusto kong umorder ng ganitong food, si Kuya lagi yun. And hindi pa ako artista, ganun na. Ganun na po kami ka-close. Sobrang close po ako sa Kuya ko. And ngayon, nung nawala nga po siya, and kailangan ko, tinuloy ko yung work, feeling ko nun, I'm alone. I feel so alone po ng time na yun kasi ang lahat na nag-aasikaso nga si Kuya. So isa po yun sa naging struggle ko talaga nung nawala siya. Sa pagpapatuloy ni Jo sa Little Princess, hindi lang kabuhayan ng lahat na nagtatrabaho roon ang ipinagpatuloy niya, kundi ang misyon ng ama na baguhin ang tingin sa kanilang mga little people. Sa Pilipinas, walang census o bilang kung ilan ang little people sa populasyon. Yung senior po sa akin na estimate is that 1 in 5,000 people have short stature skeletal dysplasia or yung mga yung dwarfism po. Si Glorian Tomen ang co-founder ng Big Dreams for Little People, isang grupo na naglalayong isulong ang karapatan ng mga little people. Unang-una na ang patas na oportunidad para sa kanila. 5 taon pa lang ang grupo na mahigit 100 na miyembro. May kilala ka bang mga little person na doktor o abogado, yung talagang may mga advanced degrees or professionals? Nagkaroon ba ng opportunity sa kanila na magkaroon ng ganong klaseng professional and educational attainment? Dito po sa atin, honestly po, wala, so far po wala pa po akong nami-meet na mga yung nakatapos or yung kunwari doctor or engineer. Pero sa US po, meron po ako na meet doon na orthopedic doctor siya, little person po siya. Siya sa Johns Hopkins University po. Tingin ko rin po, isa sa mga dahilan is yung discrimination. And then pangalawa po is yung parang dahil nga po dinidiscriminate na. So parang nawawalan sila ng pag-asa na mag-dream big. Katulad ni Perry Berry, ang tatay ni Joe, si Glorian ang tanging little person sa pamilya. Kwento niya, sa loob ng bahay, hindi niya naramdaman na iba siya. Ngunit sa labas, lalo na sa paaralan, nawalan daw siya ng gana sa buhay. Para kang may sakit na nakakahawa, na parang balon na nire-reject ka pagdating sa school. Although wala naman pong physical na abuse na nangyari. Nabuhayan lang siya ng loob na maka-attend ng malaking pulong para sa little people sa Germany noong 2013. Parang doon na talaga ako namulat na, hindi pala tama na kaawaan mo yung sarili mo. Hindi pala tama na magpa-apekto ka sa mga sinasabi ng iba. Parang ganun. Sila'y little people. Ayaw nilang tawaging dwarf o unano. Sa Little Princess, ang karakter ni Joe Berry ay naging CEO ng malaking kumpanya. Good morning! Gising na princess na nanaginip ka na naman. Kahit katang isip, malaki ang impact nito sa mga manonood. Dahil dito sa show na to or dahil sa mga napapanood nilang show na about little people na positive naman yung output, nabubuhayan po silang mangarap ng malaki. Ano pa kaya ang susunod para sa prinsesang ito? Ngingiti na yung nanay kong mahal. Sa kanyang mga ginampanan, tila walang imposible para kay Joe Berry.
Anong sa palagay mo bakit ikaw ang binuto nila? Marunong po akong mamahala. 12 anyos pa lang si Joe, ibinahagi na niya sa amin na ambisyon niyang maging abogada. Ang unang lawyer na little person sa Pilipinas. Pangarap ko pa rin naman po siya hanggang ngayon and I'm planning to pursue it pa din. Pero for now, na binigay sa akin yung opportunity na maging artista nga po with very inspiring roles din naman. So sabi ni Papa, sige anak, kung gusto mo yan muna. Kasi makakabalik ka naman anytime eh, pag gusto mo na talagang ituloy. Wala akong kaduda-duda na kaya ni Joe na maging abogada. Isang matinik na abogada. Ngunit bago niya ito makamit, marami na siyang natupad na pangarap para sa mga katulad niyang dati pinagtatawanan lang. Sa pamamagitan ng mga ginampanan niyang papel sa telebisyon, ipinakita ni Joe na bukod sa artista, ang mga katulad niya ay maaring maging boss. Babaeng pinag-aagawan ng mga gwapo. O isang mabuting ina. Isinasabuhay ngayon ni Joe ang paniniwala ng ama, ang nag-iisang peri-beri, na kayang abutin ng maliliit na tao ang malalaking pangarap. Ako po si Howie Severino, at ito ang Eyewitness.